Pupunta ako ng Paranaque para makipagkita sa mga classmate ko nung high school. Hinatid nga ako nila Geraldine kasama yung mga bata dito sa may gate ng Bilibid. Akala nga namin hindi kami matutuloy kasi ang sabi nga may bagyo daw. Kaya maaga pa lang tinitingnan namin yung weather kung uulan ba o hindi. Dahil hindi nga umulan maghapon, gumora na nga kami. Dito nga kami sa may SMBF magkikita-kita. Nung isang taon pa nga akong huling pumunta dito sa may SM. At wala rin naman pinagbago, ganun pa din naman siya. Char. Andito nga daw sila sa second floor. Ako na nga yung pinakahuling dumating. Kasi halos lahat sila dito nakatira sa may Paranaque. Kaya pagdating ko, nakaupo na sila at nakatingin na lang sila sa akin. Charo. So yun na nga guys, nung hindi pa ako nagtatrabaho sa Japan, talagang sa loob ng isang taon, nagkikita-kita kami ng mga kaklasiko nung fourth year high school. Yun nga lang, iba-iba yung muka. Yung iba kasi hindi naman talaga nakakapunta. At yung iba naman, regular na napunta katulad ko na kapag ako sinabihan na makikipagkita. Go-go talaga ako basta walang pasok sa trabaho. Then ngayong araw nga na to, tatlo sila na ngayon ko lang ulit nakita since nag-graduate kami ng high school. Kasi yung dalawa dito, si Judith at saka si Rosalie, kapag may galaan talaga kami or magkikita-kita, lagi rin silang kasama. Kaya hindi na sila bago sa akin. Charot. Itong pagkikita nga na to, biglaan lang din to. Usually kasi kapag nagkikita-kita kami, maramihan talaga kami. Yung iba pa naming classmate na lalaki, nakakasama din yung iba. Pero sa ngayon kasi, mostly sa kanila nasa ibang bansa nagtatrabaho. Yung iba doon na nga nakatira. Minsan nga nagsasabay pa silang magbakasyon dito sa Pilipinas. Kaya kapag ganun, kinukuha talaga namin yung time na yon para magkita-kita. And yun, kapag ganun, minsan talaga nag-overnight kaming magkakasama. Kasi minsan nga lang mangyari yung mga ganun. Nagkwentuhan lang kami saglit dun sa inuupuan namin. Then after no, naghanap na kami ng makakainan. Medyo nahirapan nga kami maghanap ng kakainin namin. Kasi si Weya, lagi siyang problema sa sugar. Kaya pizza sana yung kakainin namin. Yun nga lang, wala dito sa SMBF ng kahit anong klase ng pizza. Kaya dito na lang kami napunta sa may KFC. Nagkanin nga ako kasi hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Then yung iba naman sa kanila, mostly burger yung kinain. Kahit nga ang tagal na namin hindi nagkita-kita, hindi naman strange yung feeling namin sa isa't isa. Parang normal lang din na araw-araw kami nagkikita-kita. Ganun yung feelings namin kapag nag-uusap kami. Nung nag-aaral pa nga kami, meron akong mga ka-close na mga yung parang grupo-grupo na mga kasama. Since nag-reunion nga kami nung mga kaklase ko nung fourth year, yung mga ka-close ko talaga nung nag-aaral pa kami. Kahit isa, wala pa talaga akong namimit. So ito na nga, kukunin ko na tong pagkakataon na to para i-mention kayo. Yona, Bibian, Analisa, and Grace, nasa na ba kayo? Charot. So yun na nga, siguro talagang busy sila sa mga buhay nila. At wala ding time para sa ganitong mga meetings. Si Judith nga, nilabas niya na yung mga pambato niya nung mga pictures namin nung high school nga kami. Nakakatuwa din kasi ang dami mong mga memories na maaalala na kwentuhan kasama nga sila. Ang tagal nga namin dito sa may upuan kasi nga hindi pa kami tumatayo hanggat hindi pa kami satisfied sa mga pinagkukwentuhan namin. And si Judith nga at saka si Weya, napaka-addict nila manood sa stadium ng volleyball. I-invite nga daw nila ako manood minsan doon. Ang sabi ko nga, kapag time ako, wala namang problema and makakasama din talaga ako. Hindi ko na nga alam kung ano oras kami tumayo dun sa kinaina namin kasi nga nalibang na kami masyado. Lumabas na nga kami para umuwi. Dumaan na muna kami dito sa may pen shop and tingin-tingin lang din. After nga nyan, umuwi na rin talaga kami. Hindi ko alam kung kailan na naman ulit mauulit tong ganitong mga meetings. Pagdating dito sa labas, pinasakay na muna nila ako. Kasi silang lima, isang way lang din yung sasakyan din nila. So yun guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat kayo lagi. God bless and babush.